Sa mga susunod na araw, mga kamanok, bali, kung maganda yung panahon at tuloy-tuloy yung init, papaliguan natin sila at ibababa natin sa lupa. So, umpisa na po yun para ma-exercise sila o ma-immune sila sa mga... Hello po mga kamanok, magandang araw po at kamusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa panahon po natin ngayon. At mga kamanok, kung bago ka pa lang na nanonood sa aking channel, ay pindutin mo na po yung subscribe dyan sa gilid. May lilitaw po dyan ang mga bell, pindutin mo po dun sa all para lagi kang updated sa mga bagong video kong ina-upload. At lalong lalo na po sa mga impormasyon tungkol po sa pag-aalaga ng mga manok. Ngayon naman po mga kamanok, ang atin pong inaalaga ang mga sisiw ay 2 months old na. Pag ganito pong 2 months old na sila, yung atin pong patuka na stag developer crumbles ay naghahalo na po tayo ng corn grits. Ito po yung corn grits, yung mais na maliliit yung pagka durog sa kanya. Kaya po tayo ay naghahalo ng corn grits para po madagdagan yung carbohydrates sa kanilang katawan. So, para po ma-develop din agad yung kanilang dibdib, balikat, at mabilis din po silang lumaki. So, naglagay na po ako ng isang takal na corn grits at hinugasan ko na din. Bali, kukuha po tayo dito ng 3 takal na stag developer na crumbles. Depende po sa inyo yan mga kamanok kung dadagdagan pa ninyo. Pero pag malamig yung panahon, panay ang ulan, medyo nagdadagdag pa po ako ng konti. Haluin lang po natin at ibibigay sa kanila. Bali pag tungtong po ng 2 months old nila mga kamanok, dapat po purgahin po ulit ninyo sila. Mapapansin po natin mga kamanok, yung babae medyo pikit yung mata. Gawa ng sa ganitong edad ay nagtutukaan na sila. So yung mata nung babae ay natuka nitong isa dito sa ating mga lalaki, kaya ganyan. At kahit ganito po na 2 months old na sila, malalaki na sila, sinasapinan ko pa rin po yan mga kamanok tuwing gabi. Pag umaga, inaalis ko na yung sapin. Gawa ng malamok po talaga dito mga kamanok. Mahirap na po pag sila ay nagkaroon ng bulutong. Bali, ngayong araw ay papaliguan ko sana sila. So, ang panahon naman ay mainit. Mamaya-maya uulan. Mahirap na rin magpaligo ng ganong sitwasyon. Pwede silang magkaroon ng sipon mga kamanok. Sa mga susunod na araw mga kamanok, bali, kung maganda yung panahon at tuloy-tuloy yung init, papaliguan natin sila at ibababa natin sa lupa. So, umpisa na po yun para ma-exercise sila o ma-immune sila sa mga bakterya sa lupa. Kapag hapon, ibabalik natin sila dito, at kapag umaga, sa scratch pin natin sila ilalagay. At pagdating ng 3 months, doon po natin sila papakawalan. Sasanayin po muna natin sila sa lupa. Pero bago po natin sila ibaba, may ibibigay po tayong antibacterial sa kanila para nang sa ganun, pagbaba nila sa lupa ay hindi po sila kapitan ng bakterya. O kung kapitan man sila, ay may protection na sila sa kanilang katawan. Ang tips ko lang po sa inyo mga kamanok para maging zero mortality rate ang inyong mga inaalagaan sisiw hanggang lumaki, palagi ang po ninyong linisin yung kulungan ninyo, yung pinagkukulungan ninyo ng mga inyong mga sisiw. Kahit every 7 days, once a week, tapos pagdating po ng hapon ay sasapinan ninyo. Pagtiyagaan po ninyo mga kamanok kapag ganitong konti lang yung inyong mga inaalagaan. Pero kung maramihan na po yan mga kamanok at talagang kayo'y nagbibreed ng marami, ilagay nyo po dun sa hindi malamok na lugar yung inyong mga sisiw. Pwede rin pong ilawan ninyo para makita nila yung mga lamok sa gabi. Mapapansin po natin mga kamanok na malusog po yung ating mga inaalagaan. Ayan po, mapupula yung mukha nila, palong, at yung kanilang mga
paa ay bilog, hindi kupit. So yun lang po mga kamanok ang aking update dito sa aking inaalaga ang sisiw. Ngayon ay kakiral na po ito. At sana ay nakatulong po sa inyo ang aking kaunting impormasyon tungkol po sa pag-aalaga ng manok. God to be the glory po sa atin lahat mga kamanok.